Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito muli tayo para ipagpatuloy ang atin pong pinag-aaralang series patungkol po sa family. Ako si Sister Marylou Ragasa. At ako po si Sister Daisy Villanueva. Umabati po sa inyo ng magandang gabi. To all the viewers, amen, in all the corner of the world, amen. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw man sa inyo, magandang gabi. Naririto kami upang magbigay po ng lesson o papuri po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, bago po natin umpisahan ang ating lesson, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin at tayo po ay hihingi sa Panginoon ng wisdom and understanding para sa lahat po ng aabutin ng ating programang ito ay bigyan ng Panginoon ng pangunawa. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Amang banal, Panginoong Jesus, O God, hallelujah, kami po ay minsan pang nagtataas ng iyo pong pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba at pinupuri, Panginoon. Muli, dakilang Diyos, ang papasalamat po kami sa gabing ito sa pagkakataon po na ipinagkaloob mo sa amin upang pong talakayin, Panginoong Diyos, ang araling ito, Panginoon, how to build a family, Lord God. Father, we pray, O God, Lord Jesus, we need your wisdom to saturate us, Lord Jesus, tonight. Hallelujah, to speak Hallelujah. Through us, O God, to yes, every viewers Lord. Tonight, Lord Jesus, hallelujah. Give us understanding, O God, and wisdom. Use me and Sister Daisy tonight, O God, Lord Jesus, in expounding, Lord Jesus, this series of lesson, Lord God. Hallelujah, tonight. Father, be with us, O God, and bless God. All the viewers, O God. Also tonight, we give you back all the glory and honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. So muli mga kapatid, na-take up po ni Sister Cynthia ang first part ng lesson na ito. So sa gabing ito mga kapatid, atin pong tatalakayin ang building your family. So paano ba natin i-build ang isang pamilya, mga kapatid? Amen. Praise God. Our text verse tonight is in Psalms 121 verse 1, at ang sabi doon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain, mga kapatid. Praise God. So, kung ito po ay atin pong ibabalik, mga kapatid, sa atin pong mga pamilya, sa isang pamilya, ang sabi dito, except a family, mga kapatid, ay itinatag po sa kalooban ng Panginoon, hindi po ito magiging successful, mga kapatid. Praise God. So, mayroon pong example po dito. Here in Hong Kong, mga kapatid, naglalakihan po mga kapatid ang mga buildings po dito, praise God. So, in building a buildings, mga kapatid, or the skylines, it needs to have a very firm foundation, mga kapatid, so that Amen. It won't easily be fall down. Kung lalo na dito mga kapatid, meron pa nga pong typhoon 9, typhoon 10. Yes. Di po ba, Sister Daisy? Yes, malakas yun. Praise God. So, all buildings, sabi dito, begins with plan. So, bago pa po sila, mga kapatid, mag-build ng isang building or skyline, kailangan na pag-usapan na or na plano na kung gaano katatag, gaano katayog ang kanilang itatayo. So, yung foundation, kung paano katatag ang foundation po na kanilang gagawin, mga kapatid, para po yung kanila pong gagawing building ay hindi po gasinong or hindi po madaling magiba, mga kapatid ko. That's praise right, God. Amen. So, sabi dito, buildings that have stood the test of time, dito sa Hong Kong, mga kapatid, di ba nakakatakot? But, those building already tested, mga kapatid, sa typhoon. So, test of time begin with correct materials. Totoo po ito, mga kapatid. Ang ginagamit po kasi dito, mga kapatid, mga granites na foundation para po matatag ang pundasyon po ng isang building.
Time began with correct materials on a solid rock foundation. Hindi po sa lupa lamang, mga kapatid, kundi graba. Yes, graba sa matatag, mga kapatid, na rock foundation, mga kapatid. If you want your family to be a long-lasting dynasty, you must begin properly and follow God's plan without any change in materials. So sa atin pong pagtatayo, mga kapatid, or pagbibuild ng isang pamilya, mga kapatid, or we want to have a long-lasting dynasty, mga kapatid, or yung tinatawag na mayroon pong sinasabi, mga kapatid, you must begin properly and follow God's plan. Yes, that's right. Praise the Lord. Kailangan pong masunod po natin ang kalooban po or ang plano ng Panginoon kung papaano pong magtatag ng isa pong pamilya, mga kapatid, without any changes, na ang pinakarak po natin, pinaka-foundation po natin ay ang atin pong Panginoon. He must be the center of our family. And the plan of God is in His Word, which is in the Bible, mga kapatid. So what I have learned, ano daw ba ang Sister Daisy, na pag-aralan mo or natutunan mo? So dito nga, nasasabi dito na kung ang building daw ay itinatatag ito sa matitibay na pundasyon. Mm-hmm. So materials, ang pinaka-pundasyon, yeah, ng pagkakaroon ng isang magandang pamilya at matatag na pamilya, ito po ay nakasalalay kung paano po natin susundin ang salita ng Panginoon. It is written, yes, in the Bible, amen, ang lahat po ng plano, ang lahat po ng instruction ng ating Panginoon ay nababatay po sa salita niya. Amen. Kaya kung nais po natin magkaroon ng matatag, or if we want to keep the dynasty ng ating pamilya, amen, we should lean or we should trust in the Word of God. So, papaano? Mm-hmm. So, what I have learned, ang sabi po dito. So, dito po sa ating introduction, nasasabi po dito, since Adam and Eve decision to know evil along with the good. Mm-hmm. Amen. So, men have been trying to determine good and bad according to their own thinking. Mm-hmm. Amen. So, the first trick of the devil causing Eve to doubt that God meant what he said. He is still working, but is that not have to keep on doing so. Amen. So, we have the answer if we will only use it. Amen. Amen. So, kung ating pong titignan, amen, nung nilikha po ng tao, si Adan at si Eva, mga kapatid ko, isang bagay lang po ang hindi ipinakakain ng Panginoon sa kanila kung hindi po yung prutas na nagbibigay po ng they know that good and evil. Mm-hmm. Amen. So, yun po yung ipinagbabawal po ng ating Panginoon. Pero po, si Lucifer po, o si Satan po, ay matalino. Amen. Ito po ay kanyang nilinlang si Eva. Amen. Kaya ang sabi, ayaw ng Diyos na iniipakain sa inyo, dahil alam ng Diyos na kapag kinain nyo yan, mm-hmm, kayo ay magkakaroon ng karunungan. Yeah. Magiging matalino kayo. At, mamamatay. Sabi pa, kayo ay magiging Diyos. Yeah, para rin kayong Diyos. Kaya nabuo po doon sa pag-iisip ni Eva, mm-hmm, amen, na mabuti na ang maging marunong. Yan po ang inilagay po ng kaaway sa isipan po ni Eva. So, yung pong espiritong yan, mga kapatid ko, iyan po ang ina-adapt ng maraming tao dito, mm-hmm, sa sanlibutan. Yeah, that's right. Kaya po, mga kapatid ko, kung ating mapapansin, mga kapatid ko, ang mga tao ay hindi po nagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi, nagtitiwala po sila doon sa kanilang kakayanan. Mm-hmm. Tandaan po natin na kapag ang Panginoon ay wala po sa buhay ng isang tao, hindi po kailanman sila magtatagumpay at hindi po nila makakamit ang tunay na ligaya at kapayapaan ng buhay. Walang tagumpay po kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Praise Amen. God. So, meaning that Eve was
yung mas pinaniwalaan niya, mga kapatid, yung salita po ng devil. Amen. Kapagkat ang sabi niya doon, you shall not surely die, sabi mm-hmm. niya. So, if mas pinili niya na sundin ang sinabi ng devil, mga kapatid, kaysa sa sinabi ng Panginoon na huwag na huwag kakainin ang prutas na hindi pinapahintulot ng Panginoon, pero mas pinaniwalaan niya ang diablo, mga kapatid. So ano ngayon, mga kapatid, ang bunga? It is a spiritual death. And even at this moment, mga kapatid, the first trick of the devil causing Eve to doubt that God meant what he said is still working, mga mm-hmm. kapatid. So kahit po sa pagplan po ng pamilya, mga kapatid, or pag-build ng family, minsan, mga kapatid, mas pinipili, mga kapatid, ng mga tao na sundin kung ano po ang nakikita nila sa mundong ito. That's kung right. ano po ang itinuturo ng mundong ito kaysa mm-hmm. sa susundin nila kung ano po talaga ang plano ng ating Panginoon, mas mga kapatid. Right. Mas ina-adapt nila, kung right. ano po ang ginagawa po ng karamihan. Mm-hmm. Na kung saan, mga kapatid, mapapag-aralan po natin mamaya kung ano po ang naibubunga kung nagiging matigas po ang ating ulo at hindi po tayo sumusunod. Kagaya ni Eva, mga kapatid, minsang pagkakamali hanggang ngayon, mga kapatid, yung kasalanan, mga kapatid, yung nature, sinful yes. nature, up to now, mga kapatid, ay nasa ating dugo pa rin. Naisalid sa atin, naisalid sa sangkatauhan. Which is, pinag-aaralan po natin ito para ma-remind po tayo. So, the pattern for families, Sister Daisy, the pattern mm-hmm. for families, everyone began as a member of a family. So, lahat po tayo ay nagmula sa isang pamilya, mga kapatid, somewhere in the world. Siguro yung mga viewers natin, bigyan natin ng time sila na mag-comments, di ba, Pastor Palo? Yeah, if you want to. May dagdag nila. Yeah. Yes, Pastor. Comment po kayo dyan sa ating comment section. And also, whatever they experience in their own lives, mga kapatid, na magbibigay din ng katuruan. Kasi sa amin, hindi naman ibig sabihin na kami po ay nagtuturo ng ganitong aralin. Our family is perfect. There is no perfect family. Yes. Even the most sincere people who are serving the Lord, mga kapatid, sila po ay inaatake pa rin ng bagyo, yes. ng crisis. But the good thing, when you are in the plan of God, mga kapatid, we can stand firm. Yes, that's right. Because the foundation that we made in our family, mga kapatid, the love, the forgiveness, the support is there. Yes. That's why our family, mga kapatid, masasabi natin sa ating mga sarili, Sister Daisy, yes. we've been far away from our yes, family, that's right. yeah. from my husband, but still our relationship, mga yeah. kapatid, sa ating still family, yeah. sa ating mga anak, still because, mga kapatid, hindi man perfect, ngunit hinuhold po tayo ng ating yes, Panginoon. Amen. So we began with a family. So kung ano po ang natutunan po natin sa ating pamilya, maa-adapt po natin yon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, bilang pamilya, or bilang mga magulang, mga kapatid, bilang husband and wife in the family, that we should set a good example yes, that's for right. our children to follow, mga kapatid. Praise God. Sister Daisy, meron ka bang... So, yun nga po na nasabi mm-hmm. ni Sister Malou na tinuturoan po tayo ng Panginoon. Nasabi po niya, we are not perfect. Our family is not yeah. perfect. Amen. So, nobody's perfect. Amen. Pero maraming salamat dahil po ang Panginoong Diyos ang patuloy na nagwo-working sa ating buhay. Amen. So, may mga pag-asa pa, mga kapatid ko. Amen. Kung meron mang nasirang pamilya, mm-hmm. mga kapatid ko, tandaan po natin ang ating Diyos ay mayroong pong perfect plan sa atin. Amen. Because He is a perfect God. Amen. Yes. So, sabi po dito, amen. So, every man, dito na po tayo. So, that, ang sinabi po dito ng ating Panginoon, everyone began a member of the family somewhere in the world. Mm-hmm. The family was designed to fulfill, yan, some important roles. Yes, amen. So, and it's still responsible for each one. Amen. So, yeah. paano po ba ang magkaroon ng isang maganda at nakasalalay po ito sa salita po ng ating Panginoon mm-hmm. o nakasunod po tayo doon sa salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, pag nagkaroon po tayo ng isang pamilya, hindi po ito nasabi nga na
kapag tayo ay napaso, parang ito'y kanin na iluluwa po natin. Yeah, amen. Hindi po, kasi po ito ay talagang sinumpaan po yan ng isang babae at lalaki at pangangatawanan po natin yan in habang tayo or po. In sickness or in health, Sister Daisy. Habang tayo po ay nabubuhay. Yes, yes, amen. Tama. Amen. Till death do us part. Ayan, amen. Sinabi niya, praise the Lord. So the care, protection, and nurture of infants. Amen. Praise God. For hindi the mom. Po, yes. Hindi po basta-basta ang magkaroon ng isang anak, di ba? That's right. Kaya nga sabi nga po, lalo po ang mga babae, mga kapatid ko, amen. Praise God. Siya po ang mas maraming hirap kapag siya po ay nagkaanak. Amen. Kaya so, tandaan nyo yan, mga wala babae. Wala nga po ano nga yan. Ang sabi to dito na walang papantay na kabayaran, amen, ang aruga ng isang babae. Praise the Lord. Amen. Isang ina. Ng isang ina. Amen. Okay. Sabi po dito, mga kapatid ko, teaching children and rules and regulation of their culture or society, mga kapatid ko. Amen. So, sa isang tahanan po, amen, praise God, sabi nga, ang tahanan, kung atin pong ipapaliwanag yan, o kung ito po ay ating susuriing mabuti, amen, mm-hmm, tahanan. So, ibig sabihin, ang tahanan, it is a place of comfort. Amen. Diba kapag tayo po ay umiiyak at wala pong tumutulong sa atin, saan po tayo tumatakbo sa ating tahanan. Amen. Kaya amen. Tahan ka na. Huwag ka nang umiyak. Amen. Praise God. Hindi po amen. Doon sa tinatawag na tirahan. Kasi pag sinabi po nating tirahan, suntukan yan. Hindi po ba? Amen. Praise God. Awayan yan. Sige, tirahan na tayo. Amen. Praise God. Okay. Pero ang Panginoon po ay nagbigay po ng tunay na tahanan. Amen. Hallelujah. At yan po isang magandang pamilya. Amen. Praise God. Praise God. Kaya sabi po dito, teach our children, amen, mm-hmm, good manner and good conduct. Amen. Praise God. GMRC yan ah. Ah, oh, ganyan nga. Praise the Lord. Dahil po mga kapatid ko, sa panahon po natin ngayon, mahirap na po mga kapatid ko, amen, praise God, na mm-hmm, i-monitor po ang ating mga anak. Amen. Mm-hmm. Praise God. Kaya tayo po mga magulang, amen, tayo po yung magmo-motivate o tayo po ang magtuturo sa ating mga anak. Amen. So marami pong mga magulang, amen, na natutuwa sila kapag ang kanilang anak, mga kapatid ko, amen, abang ang liit pa niya, marunong nang mag-cellphone. Aba, huwag po kayo matuwa, mga kapatid ko. That's true. Hindi po ba? Huwag natin pong sanayin ang ating mga anak sa ganun. So mag-set po tayo ng standard, amen, amen, sa ating pamilya. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. So, dito, number three, sabi praise po dito. Praise God. So, helping all members learn how to give and receive affection and love. Yes. So, tuturuan po natin sila, mga kapatid, na magmahal ng kapwa, magmahal bilang kapamilya, mga kapatid. Praise the Lord. Receive affection and love, sabi dito. Making sure that all members understand. Ito po yung pinaka isang napakahalaga. Making sure that all members understand that children should be born within the same type of family unit. Mm-hmm. Sapagkat mayroon pong sinasabi dito na it is doubtful sa according to Compton's Interactive Encyclopedia, mm-hmm, in 1995 says, it is doubtful whether infants could survive, much less develop into mentality, physically and socially healthy human being outside the intimate network of the family. Mm-hmm. So, totoo po ito, mga kapatid. Kung ang isang bata ay pinanganak sa labas ng isang pamilya, mga kapatid, we do not know kung ito pa'y nagdi-develop sa kanila ng magandang mentalidad, yes, mga kapatid, physically and socially. Natural yun. If I put myself in that situation at ako'y lumaki, mga kapatid, na unawaan ko na ganito ako paraan ipinanganak, mga kapatid, maaring magkakaroon ako ng stress or sama ng loob, mga kapatid. Praise God. So magalit ka sa mundo. Amen. Diba? Praise God. So, maunawaan nyo siguro because
both the parents are not there to support this child, mga yes. kapatid. Praise God. It's either naiwan siya sa tatay or naiwan siya sa nanay, mga kapatid. Mga kapatid ko. That's why it is very important for us na turuan ang ating mga anak, mga kapatid, na ang bata ay dapat ipinapanganak sa loob ng pamilya, mga Amen. Kapatid ko, sa iisang pamilya. So may tanong nga dito, why are millions of babies born every year with no idea who the father is? So ito po, mga kapatid, ang hindi po maganda sa ating kapanahunan ngayon. Nakikita po natin, mga kapatid, sa news, sa social media, why is it that there are so many unwanted children? Abortion, mga kapatid. Hallelujah. Those girls, young girls, give themselves abortions. Mga kapatid, why are fathers not found beside these young mothers giving encouragement and support? Bakit? Mga kapatid, this is the reason if a child is born outside the family, mga kapatid, we are not sure whether naaalagaan sila, mga kapatid. Hallelujah, ng mabuti. Magkakaroon at magkakaroon. That's why I said that if I am in that situation, mga kapatid, praise God. Grasya na lamang ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay mabubuhay ng maayos, mga kapatid. Praise God. Amen. So ano ang answer, Sister Daisy? Bakit nagkakaroon ng ganitong problema? Amen. Praise God. Ang answer po dito is we have forgotten God's pattern for family. That's right. Yun po yung nalilimutan po natin. Nilabag Amen. Po natin Praise yung God. Nilabag natin yan. Yung plan ng Panginoon yes. kung paano magkakaroon tayo ng isang maayos na pamilya, yes. Sister Daisy. Dahil hindi po natin alam ang tunay na plano o salita ng ating Panginoon. Yung yeah. tunay na plano o tunay na talagang naisin ng Panginoon sa ating buhay. Praise so God. Ano po ba 'yun, mga kapatid ko? So even saddle is the knowledge that many have mm-hmm. ever known God plans for the family. Amen. So yeah. naging sabi nga dito sa Hosea 4:6, my people are perished. Why? Amen. Because of lack of knowledge. Lack mm-hmm. po tayo doon sa salita ng Panginoon. Lack yeah. lack po tayo doon sa mga sa wisdom plan o sa plano ng for Panginoon. The family. Wala to. Kaya yeah. nga po sabi dito sa ating topic, mga kapatid ko, yung mga batang ito, amen, mm-hmm. na sila po ay naging bastardo o naging bastada, mga kapatid yeah. ko, sila po ang biktima, amen, ng kapabayaan ng kanilang mga magulang. Praise God. Yan ang nais kong sabihin, kaya lang hindi ko mabanggit, Sister yeah. Daisy. Praise God. So, yeah. yan po talaga ang naging totoo. Hindi po sila naging aware. Amen. Praise God. Inilabas nila ang bata dito mm-hmm. sa mundong ito, yeah. mga kapatid ko, na dapat ay responsible po sila. Amen. Sa pagpapalaki, amen, at pag-develop, paghubog ng kanilang mundo. Amen. So, wala po silang mga magulang na maghubog po doon sa salita po ng ating Panginoon. Amen. Kaya po, ito po yung mga nangyayari, mm-hmm. mga kapatid ko. Kung ano ang ginawa ng mga magulang, amen, ganun po rin ang kalalabasan. Dahil lumaki po sila sa environment na ganito. Amen. Mm-hmm. Yun po ang kanilang naging na-adapt po nila. Amen. So, too many do not know that God cares enough to help them plan for the future. Amen. Yeah. There yeah. are, they may not have been example of a godly family in their life and not training to prepare them for the responsibilities of raising a family. Yes. Dahil hindi po biro, mga kapatid ko. Amen. Commitment po yan ng isang babae at lalaki kapag sila po ay pumasok doon life po sa tinatawag time. Na family life. Yes. Amen. Yes. So they have been taught to take care of themselves, solve their own problems, and fight for their rights. Amen. Praise God. So ito po ang nangyayari kapag tayo po ay labas doon sa salita ng Panginoon mm-hmm. na ang lagi po nating sasabihin, kaya kong isolve ang aking mga problema. Yeah. Amen. Buhay ko to. Amen. I fight for my right. Amen. Mm-hmm. Never considering God's instruction. Amen. Yeah. Hindi po nila kunyoconsider yung instruction yung yes, po like ng ating Panginoon. Hindi ba, Sister Malum? Yeah. So, they choose their own path. Amen. So, praise ano ang God. Kinahinatnan, Sister Daisy? So,
kinahinatnan nila, ano po, experiencing sorrow. Yan po sinabi ni sorrow, Sister Maru kanina. Yeah. Amen, praise God. Experiencing sorrow, heartache, amen, and even death. Yeah, totoo yun, Sister Daisy. Praise ang daming God. Nagpapakamatay. Dahil hindi po nila nakakayanan yung sama ng loob na nag-cause sa kanila ng depression. It caused death. Totoo ito. But mm-hmm. it doesn't have to be this way, Sister Daisy. Mm-hmm. Praise God. So, God has a plan for each of us and it is found in His Word. Amen. 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 Praise God. Dahil nga sabi sa Biblia na the Word of the Lord is our light. Amen. Mm-hmm. Praise God. At yan po ay lampara sa ating mga paa. Amen. Na kung saan ay ililid po tayo ng ating Panginoon. That's How right. How should a person plan for the family? Amen. Yan po. Yes. O sabi po dito, take time to learn what God says about family. Yes, kaya na yung pinag-aaralan. Kaya natin Amen. Pinag-aaralan yes, itong right. ngayong gabi. Amen. Praise God. So, spend much time in prayer and discussion with your chosen life partner about your goals and desires for your new family. So, totoo po ito mga kapatid na bago po tayo mag-build ng isang pamilya ay pinag-uusapan, maigi mga kapatid, That's bago right. po tayo magkakaroon ng anak, kakayanin ba natin itong bubuhayin, saan natin ititira, ano ang mangyayari sa atin, kaya ba natin gagabayan, magiging example ba tayo sa kanila. So ito po yung mga bagay mga kapatid na kailangan po nating i-discuss mga kapatid, praise God, to our chosen partner mga kapatid, pabahay mga kapatid. Kagaya natin, Sister Desi, nung tayo ay nag-abroad, syempre, inaas natin yung permission ng ating mga asawa. Kung hindi sila pumayag, wala tayo dito. Yeah, so, we have to spend praying, mga kapatid, and discuss the things, mga kapatid, na pinaplano po natin, goals po natin, and desires for the new family. Make yeah. prayer. Kung tayo po ay may pamilya, make prayer. So, it is so hard for us. Parents who are away from our family to be able, pero ngayon mga kapatid, kung magkakatugma ang ating time, mayroon na pong social media mga kapatid, or like messenger, or like what our pastor is doing every morning, 5 o'clock na pwede tayong mag-gather mga kapatid to pray together, make prayer and Bible reading a priority in your family life. That's both right. privately and with other family members. So, ito po ang plano po ng ating Panginoon. Na kailangan po ang salita po ng ating Panginoon, kailangan pong napapag-aralan sa loob po ng tahanan. Amen. So, tignan po natin, no, ang mga Chinese po, mga kapatid, no, wala po silang Panginoon. Hindi ko naman po nila lahat, pero most of them, amen, hindi lang sa Chinese, amen. So, may mga tao na talaga ang Lord nila, ang Panginoon nila ay pera. Mm-hmm. Kaya mga kapatid ko, bago po sila, matalino rin sila, bago po sila pumasok doon sa buhay mag-asawa, amen. So dahil marami na silang pera, amen, bago po sila pumasok doon mga kapatid ko, kailangan mag-ipon muna sila, yeah. mag-live-in muna sila, ganyan, bago po sila magpakasal. Praise God. So, ngunit hindi yun ang kalooban ng yes, Panginoon. Yes, kasalanan pa rin sa harapan kasalanan ng Panginoon. Pa rin. Ang gusto ko lang i-impose dito mga kapatid ko, kung sila, wala silang Diyos, pera yung kanilang mm-hmm. yung kanilang Diyos. Pero nagagawa nila na paghandaan Amen. Yung kanilang future. Amen. Praise God. Kaya nga sila, wala pa silang anak mga kapatid ko, yung kanilang magiging anak. Hindi nila kung sila, nila kung alam kung sila magkakaanak. Abay, naka-insured na yan mga kapatid ko. Million Amen. Na ang ipon. Oo, million na para sa anak nila. Wala pa yung anak nila. Praise mm-hmm. God. Pero mapapalad po tayo, amen, praise God. Mas mapalad pa rin po tayo mm-hmm. sa kanila, mga kapatid ko. Dahil ang nag-build po ng ating pamilya ay ang Panginoon. Hallelujah. Amen, po ba? Amen. Amen, praise the Lord. So, contrary, mga kapatid, to the many voices in this world, kagaya ng sinabi ni Sister Daisy, shouting that your life is your own, kaya kong gawin, pwede mo na akong mag-live-in. Because their purpose, mga kapatid, that I always heard their purpose for living as live-in partner first is para daw po makilala nila ang isa't isa mga kapatid. Praise God. Ngunit hindi pa rin po iyon ang kalooban ng yes. Panginoon.
sapagkat wala po tayong karapatang, wala pong karapatan ang isang babae at isang lalaking magsama sa isang bubong, mga kapatid, na wala pa pong blessing ang Panginoon. That's so, contrary to the word of God, mga kapatid, is what we are seeing, mga kapatid, sa mundong ito. That's why sasabihin natin, this is my life, I can do what I want because yes, this is my life. But Paul warns us na hindi lahat ng bagay, pwede mong gawin lahat ng bagay, mga kapatid, na nais mo. Ngunit yes, hindi lahat ng bagay, sabi ni Paul, ay nagkakapagbigay ng kabutihan sa ating buhay. Yes, mga kapatid right, ko, praise God. Yeah. But God's word is the only family planning manual. Hindi yeah, po mga kapatid yes, yung nakikita po natin or yung practice ng mundong ito, mga kapatid, kung paano natin itatatag ang ating mga kapamilya. But God's word is the only family planning manual, mga kapatid. Amen, ko. Praise the Lord. So dito nga mga kapatid ko, no, meron ditong sinabi po dito, two families from the state of New York mm-hmm, were studied carefully. Amen. So Max Jukes was the head of the family and Jonathan Edwards was the head of the other. So mm-hmm, this study revealed that likes reproduce likes. Max Lukes was not a believer. Hindi po siya believer. Amen. Mm-hmm. At nagkaasawa siya ng isang babae na walang prinsipyo sa buhay, without principle in their life, no? Yeah. This was the outcome among over 1,020 of their known descendants. Amen. Mm-hmm. Praise God. Nagkaroon sila ng mga anak, mga apo sa tuhod, etc., apo sa lupa, o whatever na apo yan, mga kapatid ko. Amen. Right, Sister Daisy. At dito po sa kanyang descendant, and iniwan na descendant, mga kapatid ko, nagkaroon po siya ng 310 professional vagrants. Vagrants, it is a yeah, palaboy. Amen. Palaboy mm-hmm, sa kalsada. Amen. Ito po yung sinabog niya sa mundo, mga kapatid ko. 444 40 a physical wreck lives because of okay, a wicked lifestyle. Mm-hmm. Amen. Yeah. So meron pong 130 convicted prisoners, mga apo wow, po to, mga apo sa tuhod. Amen. Praise God. Praise God. At lahat po sila ay nasistensyahan ng 13 years, seven of them for murder. Amen. Imagine. Mamamatay tao po. Praise God. Over 100 alcoholics. Amen. 60 habitual thieves. Amen. Mm-hmm. Mga magnanakaw. Amen. 190 public prostitutes. Galing po rin to sa descendant ni Mark Lukes. Amen. The unbeliever. Okay. Yeah. So 20 learn a trade, 10 in the prisons. Amen. And cost of the government approximate. Amen. 1,500. Imagine. A godly man married a godly woman. Their family oh, produced. Amen. Praise God. Could you imagine, Sister Malu? Isang mm, descendant lang yan. Yeah. Praise God. 1,500. Yes. Kung hindi maayos ang pagtatatag ng isang yes, pamilya. So, biruin mo naman yan, no? Mm-hmm. Could you imagine, praise God, kung ang mga bagay ito, mga kapatid ko, could you imagine ang descendant ito na nagsabog ng lagim sa mundo? Isang yeah, descendant yeah, lang yan. True. So how about isang descendant lang yan, mga kapatid ko? Amen. Paano pa kayang lahat? So could you imagine mm-hmm, na gaanong kadilim po yung mundo na ating ginagalawan. That's true. Praise God. So hindi natin maikakaila, Sister Daisy, yung mga nangyayari sa mundo ngayon. Praise God na may mga palaboy-laboy dyan, mm-hmm, may mga bata na hindi so maayos dyan ang buhay. Yeah, because the reason is, hindi sila naturuan kung paano mamuhay ng maayos sa harapan that's po right, ng ating Panginoon. Tama ka dyan. Yeah, yeah. Kaya nga po, Pastor. So, sila po ay nagre-rebelde sapagkat yeah, naghahanap sila ng magulang, mga kapatid. Ngunit, nasaan sila, mga kapatid? Nagtatago na, mga kapatid, marahil. Praise God. So, meron naman isang mag-asawa dito, mm-hmm, Sister Daisy. Mm-hmm. Praise God. So, we can see the difference between the unbeliever family unbeliever, and the believer yes, family. So, during the roughly the same time period, Jonathan Edwards' family was studied. Jonathan, a godly man, married a godly woman. Amen, that's right. Their family produces, tignan po natin ito mga kapatid,
kung ano po ang naging bunga sa pamilyang ito na mayroon pong takot sa Diyos, mga kapatid. Praise God, 300 clergymen, missionaries, praise God, and theological professors. Yes. Pangalawa, over 100 college professors. So sila na siguro yung ginagamit na nagtuturo ng medicine, law, pastor. Praise God. We do not know because it wasn't stated. Yeah, it's attorney. Over 100 attorneys. 30 of them judges. Imagine. 60 physicians. So I am right. Over 60 authors of classic books. 14 presidents of universities. Numerous industrial giants, 3 United States congressmen, 1 vice president of the United States. See, the difference, mga kapatid, kontra sa wala po sa Panginoon na itinatag na pamilya, sila po ay nag-create, nagsabog, sabi ni Sister Daisy, ng lagim, mga kapatid, praise God. Hallelujah. In comparison with this Christian family na kung saan, mga kapatid, sila na po itong mga judges natin, the presidents, the physicians, mga kapatid, praise God. So, the basic difference in these two families was that one tried to live by godly pattern and the other did not. So, kayo na po ang magsabi. The result is speak themselves for themselves, mga kapatid. Praise God. Praise God. So, kaya nga, mga kapatid ko, amen, yung comparison po natin, mga kapatid ko, amen. So, sa binanggit po ni Sister Malun, na ang mga tao ito'y may takot sa Panginoon, amen, gaano nga kayang kalinis ang mundo? Yeah. Kung puro ganyan, mga kapatid. Yeah. Amen. Praise God. Kung lahat ay may takot sa Diyos. Praise God. So, kaya nga, ang first institution ng Panginoon, mga kapatid ko, ay ang family. At natapi po ni Sister Cynthia sa ating first lesson, mga kapatid ko, na napaka-importante po o malaking impluensya po, mga kapatid ko, ang pamilya sa lipunan. Amen. Amen. Dahil kapag ang pamilya po ay maayos, mga kapatid ko, amen, praise God, malinis po ang ating lipunan. Siyempre, kung tayo po sumusunod sa salita ng Panginoon, wala na po yung homosexual o nangangalunya, yung sila lalaki, mga ngapitbahay, amen. Kasi naturuan sila na magkakaroon ng takot sa Panginoon, that's Sister right. Daisy. Ngunit kung hindi tayo naturuan na yun ang magdadala sa atin sa impyerno, ay talagang wala tayong takot, pastor, na gumawa. Buhay ko to eh. Buhay ko ito eh. Yes. Yeah, I can do everything that I want to do. This is my life. Yes, you can do everything that you want to do. Yes. Ngunit, bahala ka na kung saan ang gusto mong puntahan. Yes, that's right. So that's why it is important, mga kapatid ko, na meron po tayong maayos na pamilya. So what can we do now, Sister Daisy? What can we do? So sabi dito, ano daw ang ating gagawin, mga kapatid, para matulad po tayo dito po sa second family, the godly husband and wife, mga kapatid. So sabi dito, we must look for an answer in God's word. So sa mga dalaga pa, may pagkakataon pa kayo, mga kapatid, praise God. We must look for answers in God's word. Our only hope sa God's word talaga, mga kapatid. It is amazing how clear the instruction for the healthy, productive family are inside its page. We just need to follow them one step at a time. So ano ang una? Ano ang sinasabi ng Panginoon, Sister Daisy? Sabi dito, always remember that the family was God's idea. Amen. Yes. Idea kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng sariling pamilya, mga kapatid. Dahil sabi nga po doon sa Genesis 2:18, sabi po dito, it is not good that the man should be alone. Kaya nga, nilikha niya si Eva. So, ating pong makita dito, mga kapatid ko, sa Genesis 2:23, praise God, i-wrap up na natin, praise God. So, pinatulog niya si Adan, mga kapatid ko, amen, praise God. At kinuha niya si Eve doon po sa... correction, 2:18, sister. Hindi, dito na tayo, sa Genesis 21-23, amen. So, i-wrap up na nga natin para mapabilis, amen. Praise God. At sabi po dito, mga kapatid ko, amen, kinuha niya si Eve doon po sa tadyang ni Adan. Amen. Amen. Praise God. So, kaya nga, mga kapatid ko, siya po ay naging asawa ni Adan. Amen. Praise God. So, dahil ang babae po ay kinuha doon sa tadyang ni Adan, mga kapatid ko, ito po ay kailangang mahalin. Niyayakap po ito, mga kapatid ko, mga lalaki.
Oh, listen comment to naman this. Po kayo dyan, mga men, mga kapatid ko. Praise God. Amen, praise God. Ang asawa, ibig sabihin, minamahal, hindi kinakadyakan, right. Hindi sinisipa. Yes, amen. Hindi sinusuntok si praise Sir God. AC. Oo, okay. So kailangan, dahil siya iba malapit sa puso ng lalaki. Yeah. Diba? Ang tadyang malapit po ito sa puso ng lalaki. Kaya mm-hmm. ang babae po, ito po ay nirerespeto, ino-honor po ito. Hallelujah. Amen. At minamahal po. Amen. Praise God. Kung paano mo na paibig siya noong nililigawan mo pa siya. Ano, men? Diba? Susungkitin ko ang buwan. Praise God. Diba? Praise God. Kaya kung paano mo siya niligawan, amen. Sinumpaan po mo, sinumpaan niyo po yan sa harapan po ng ating Panginoon. Mm-hmm. At siya ay kailangan mong ibigin. Kahit ano pa man siya. Amen. Men, kahit ano pa man ang iyong asawa, amen, kailangan ibigin mo yan. Brother Ro, praise God. Kahit iisa na ang ngipin. Praise God. At ito lang ang sinabi ng Panginoon na hindi siya nasiyahan, mga kapatid. Nang naglikha siya lahat, and there come the lights, and it was good. Ito lang yung sinabi ng Panginoon na it is na not good mabuti, for a man yes. to be alone. So binigyan po tayo, binigyan ng Panginoon ng babae ang lalaki na magiging helpmate siya, hindi siya punching bag. Joke lang mga kapatid, praise God. Hallelujah. Kasi sabi nga ni Sister Daisy na ito po ay kinuha sa tadyang ni Adan. Mm-hmm. Praise the Lord. So isa ito pa mga kapatid, the man has a leadership role in the family. So ito po ang problema ngayon pastor dito sa mga kababaihan dito sa Hong Kong kasi isama ko na ang aking sarili because what we are doing here, pastor, na naghahanap buhay, supposed to be our husband's rule, the leader's rule, mga kapatid. Ngunit mayroon po tayong sinumpahan sa Panginoon, mga kapatid, na huwag po natin ipagpupumilit yung bagay na dapat siya ang naghahanap buhay. Praise God. Ngunit kung tayo po ang binigyan ng Panginoon ng pagkakataon dahil may sinumpahan po tayo na in rich or in poor, mga kapatid, tayo po ay magtutulungan. Hindi po iyon ang dahilan na ipuspos pa rin natin yung ating mga asawa. At hindi po iyon ang dahilan, mga kapatid, na ikaw na ang naghahanap buhay, tayo na ang role. Tayo na ang nasusunod, mga kapatid. Sasabihin mo na sa asawa mo, oy, ako na tong... Hindi pa rin po ano yon. Kung mayroon po tayong plano, as my experience, meron pa rin plano, meron po tayong gustong gawin, kailangan, pastor, sabihan pa rin natin ang ating asawa or Sister Daisy, oh, ito yung plano ko, ano pa ang masasabi mo? Okay ka ba ito? Gagawin ba natin ito? Kung sabihin niya na hindi, na kapatid, pero kung nakikita naman na ito ay okay at nagbibigay ng good sa ating pamilya, siyempre imposible na hindi siya okay. Hindi yung ginusto mo na, oh, eto, dapat ako masunod kasi sa... Under desire. Praise the Lord. So, hindi po natin dapat ginagawa yun. Amen. Baka mapanood po ng asawa ko, pastor. Praise God. So, inaas pa rin po natin yung kanyang... Itatag ko siya. So, kaya nga, yung kaya kanyang sabi dito, kagustuhan. Sabi nga dito, Sister Marylou, na helpmate, ibig sabihin, amen. Magtutulungan. Amen. Katuwang natin, mga kapatid. Amen. Praise yes. God. So, sabi dito, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Mm-hmm. So, eto na nga, kailangan tayo ay magpasakop pa rin. Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Isa pa, a new family is meant to begin apart from the parents with the husband and wife working closely together and loving one another. So kalooban po ito ng Panginoon, mga kapatid, sa Genesis 2:24, therefore shall a man leave his parents and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. So mga kapatid, once na tayo po ay nag-asawa na, mga kapatid, tayo po ay dapat humihiwalay na sa atin pong mga magulang. Para po tayo ay matuto, mga kapatid. Kung kaya't bago pa tayo mag-asawa, totoo at tama yung pinaplano natin, kakayanin na ba natin magtatag ng pamilya? Kakayanin na ba natin magpakain ng ating mga anak? Kung kaya't yun ang nagiging problema sa mundo, mga kapatid, dahil bago pa nagplano, may pamilya na.
May pamilya na. Doon na lang po natin na-realize, mga kapatid, na, oh, ang hirap pala. Kasi, Pastor, ngayong malalaki na yung aking anak, ngayon ko na-realize yung hirap ng isang mother, Pastor. Yung magpakain ka sa anak, mga kapatid, ang bilis lang yun. Pero yung turuan sila, mga kapatid, na mamuhay sa kalooban ng Panginoon, iyon po talaga doon natin mararamdaman yung ating pagka-parents, yes, mga right, kapatid. Iyon right. Po ang pinakamahirap. Pwede mo silang pakainin ng kangkong, mabubuhay na sila. Ngunit yung turuan sila, mga kapatid, na mamuhay sa kalooban po ng ating Panginoon, ito po yung pinakamahirap. So ito po yung isang i-consider, napakahalagang i-consider kung tayo po ay magkakaroon ng anak, kakayanin na po ba natin sila, Sister Daisy? Naturuan, kakayanin ba natin silang, ba nating magbigay ng magandang example sa kanila? Mm-hmm. Na para hindi tayo matulad, Sister Daisy, sa binasa po natin na naghagis ng lagim. Baka ang pamilya natin ay maghahagis ng lagim. So kaya nga, importante sa mundong ito na talagang alam natin ang salita ng Panginoon. Yeah. At kaya nga sabi po, nasabi nga ni Sister, ano, ni Sister Marylou, na therefore shall a man leave his father and mm-hmm. his mother and shall cleave into his wife. Amen. Praise God. And they shall shall be one flesh. So ibig sabihin, so andoon na yung tinatawag na talagang magsasarili na sila. So katulad mm-hmm. nga ng sinabi ni Sister Marylou, amen, praise God. Ito yun ang pinakamahirap. Ang anak mo nga, pakainin mo siya, okay lang. Pero yung pasunurin mo siya talaga doon sa ano, itrain mo siya para sa salita ng mm-hmm. Panginoon, pasunurin. Yes, amen. Daisy, dahil meron po silang sariling pag-iisip na nung lumaki na sila, mga kapatid ko. Amen. So kaya nga, mga kapatid ko, amen, praise God. Ang isang babae at ang isang lalaki na kapag sila'y nag-asawa na, kung atin po nakikita, kapag ikinasal po ang isang babae at isang lalaki, mayroon pong kandila dyan sa makabila at mayroon pong kandila doon sa kanilang gitna. Sa kanilang gitna. So ang ginagawa po ay sisindihan ito, mga kapatid ko. Amen. At ibublo ng bawat isa yung kandilang nasa anong hawak nila. Mm-hmm. Tapos, sabay nilang sisindihan yung pinakamalaking kandila. Sabay silang masisindihan. As a symbol na sila po ay iisa na. So, kaya nga, kung sila'y, mga kapatid ko, amen, magbibuild ng isang pamilya, kasama na po rin, mga kapatid ko. Parang binabalikan pa natin yung araw na yun, Sister Daisy, ah. Napakasaya, di ba? Kala mo, ganun lang, mga kapatid ko, pero ang hirap pala. Yes, amen. Praise so God. The marriage covenant enjoins a man and a woman in the most binding of all human relationship. Sapagkat pinag-iisa na tayo, mga kapatid, they are so close joined that they are not even considered separate person anymore. So kung tayo po ay nag-asawa na, mga kapatid, we are not considered a separate person. Tayo po ay iisa na. That's why sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians 6:16, what know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For to say it, he shall be one flesh. Plea fornication, even sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his body, mga kapatid. So amen. Ito po ang salita po ng ating Panginoon. Praise God. Kaya nga po ang sabi po dito, amen, wrap up natin. So marriage is honorable in all mm-hmm. and the bed undefiled, yes, but whoremongers and adulterers God will judge, amen. Mm-hmm. So tandaan po natin, amen, ito lang po masasabi ko, amen, hindi po tayo perfecto na pamilya, amen, pero kailangan po andoon po tayo, amen, praise God, na kasilong po tayo doon sa plan mm-hmm. po ng ating Panginoon, amen. Amen, praise God. So ang babae at ang lalaki nang ikinasal po sila, amen, nang kinasal tayo, mga kapatid ko, tandaan po natin na hindi po tayo sumumpa sa ating naging asawa. Hindi po tayo sumumpa doon mm-hmm. sa officiating pastors na nagkasal sa atin o sa lahat po ng nanonood sa ating kasal. Mm-hmm. Amen. Yes, so tayo po yung humarap doon po sa dambana ng ating Panginoon. Sinumpaan ako ng aking asawa sa Panginoon. At ikaw naman, asawa ko, ay sinumpaan ko siya sa harap ng Panginoon.
Kaya pag ang sarap alalahanin yun, yes. Sister Daisy. Praise God. Till death do us part. Yes. Kaya praise po mga kapatid ko, amen. Praise God. Kapag hinaharm po natin ang ating sarili, nagkukumit po tayo ng hindi maganda at hindi po kalooban po ng ating Panginoon, nasasaktan po ang ating Panginoon. So tandaan right. po natin na hindi ka nag-promise sa iyong asawa kung hindi yung dangal ng Panginoon na nasa sa iyo. Amen. Praise God. Iyon yung ating iingatan. Amen. Dahil kapag tayo po gumagawa ng mga bagay na hindi maganda, ang dangal po ng Diyos ang nasisira. Amen po ba? That's right. Praise God. So kaya nga sabi po dito, the man and the woman who begin family should hear common belief and faith. Amen. Totoo ito. Praise God. So yan nga po, sabi po dito, ye be not unequally yoked together with unbelievers. Amen. So for what a fellowship hath righteousness with unrighteousness. Amen. Mahirap pong gumalaw mga kapatid ko kapag ang ating pong napangasawa ay wala po sa Panginoon o hindi po kapananampalataya. Amen. Kasi dahil sasabihin sa iyo, magsimba ka doon, magsimba ako dito. Oo. Buti kung ganun. E kung ang sabihin sa iyo, hindi ka pwede magsabi, hindi ka pwede magsimba. Yun lang, pastor. Siyempre, wives, submit yourself yes. to your husband, di ba? So, yeah. mahirap mga kapatid ko. At ang dami po talaga, ang dami po talagang nakaka-experience ng ganito yes. mga kapatid, na pinagbabawalan sila ng kanila pong asawa, na kung ano po yung belief sa church, or yes. especially, can I say, sa fights mga kapatid, kung hindi nila nauunawaan. Maraming mga kapatid na nagsasuffer ng ganitong sitwasyon, yes, mga kapatid. That's why the Lord is instructing us na huwag tayong makipag-join, mga kapatid. Hindi man naging tapat masyado ang ating mga asawa sa paglilingkod, at least hindi nila tayo hinahinderan na magbigay kung ano po. Bagkus sila pa ang nag-i-inspire sa atin na we need to give. Yes. Because they believe that every one cup of water, pastor, na maibibigay sa isang ministro ay napaka laking pagpapala. Yes. So that's why na it is important mga kapatid ko na piliin po natin, nakapanampalataya po natin ang ating magiging asawa. Sabi nga dito, it is better to be alone. Sabi dito, it is better to be alone than to bring the devil along with you. Praise God. Hindi na. Praise God. Pero yun mo, kasama yeah. mo ang demonyo sa iyong... Yeah, pag unbeliever, ang iyong naging ano. Oh, sabi yeah. sa iyo, hindi ka pwede ganyan. Hindi ka pwede sa ganito. Dito ka lang. Of course. Why? Submit yourself to your husband. Hindi ka ngayon makakapagsimba. Yes, hindi ka makakapagsimba. Hindi mo alam kung dadalhin mo yung anak mo sa simbahan o iiwan mo sa kanya. Oh, meron ang isang kwento. Sabi niya, yung isang lalaki, siguro, sabi niya, patutunayan ko sa iyo na ang aking asawa ay dalang-dala ko. Takot na takot yan sa akin. Sinama niya ang kanyang mga kaibigan. At pagdating doon, Gloria! Siguro yung kanyang kaasawa. Ipaghanda mo kami ng alak! Sabi niya. I-believer yung si Gloria. Sabi niya, naku, alauna ng madaling araw, saan ako bibili ng alak? Sabi niya ganun. Tapos, sa 7-Eleven, bumili siya ngayon ng alak. Tapos, inon, dumating na siya, ayan na, sabi, ipagluto mo kami ng pulutan. Sabi sa kanya mga kaibigan. Praise God, di nagluto, sabi ng mga kaibigan niya, alam mo, Gloria, napakatyaga mo sa iyong asawa. Oo, kumpare, kasi believer ako, niniwala ako sa Panginoon. Ang asawa ko, hayaan ko na lang yan, kasi hindi siya niniwala sa Panginoon. Pero habang nasa lupa, pinaglilingkuran ko yan, pinasasaya ko na yan. Dahil siya, sa impyerno siya pupunta. At ako sa langit, amen. Alam niyo yung kanyang asawa na narinig yun? Aba, naniwala siya sa Panginoon, tumanggap siya sa the Panginoon. Praise the Lord, see? Ayaw niya ng impyerno. Praise God. So yun. Yeah. At saka nakita niya kung paano talaga yung asawa niya naaalagahan despite sa... Kasi nga, wife, submit yourself to your husband. Yun eh. So, sumusunod siya doon. Amen. Kaya yun ang nakita ng kanyang asawa, na kahit ginaganong-ganon niya ang kanyang asawa, aba, praise God, nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Praise God. Amen. Kaya siya ay tumunod. So, kalooban ng Panginoon talaga mga kapatid, that we have to na equally yoke
with the unbelievers, sapagkat if we have children, mga kapatid, praise God, the children that follow the union of a godly man and woman, so paano kung hindi ang parents ay naging godly, mga kapatid, they will follow our step. Maghahagis ulit tayo ng panibagong lagim sa mundong ito, mga kapatid. Praise God na hindi lamang yung family na iyon. Siyempre, magiging matututo sila sa gawain ng mundong ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, Lord, the children are an heritage of the Lord. And the fruit of the womb is His reward. So Psalms 127:3. For their safety and long life, children are to be taught obedience and respect. So, ito nga yung isang mahirap din na commandment, mga kapatid, sa mga anak natin. Praise God. The children, sabi dito, children, obey your parents. They are commanded to obey their parents. But if their parents are not Christians, so prostrate sila, mga kapatid. Praise God. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ano ang promise? Kung tayo po ay maging obedient sa ating mga magulang, mga kapatid, the Lord is going to give us long life according to the word of God, mga kapatid. And the word of God is true, mga kapatid. So, how can, mga kapatid, we ask our children to be obedient to us if we are not living a holy life, mga kapatid? Kakayan-kayanin nila tayo, babalik-balikan nila tayo, mga kapatid, ng salita. Hindi po ba, Pastor? Praise God. So, kinakailangan talaga that both parents should be delivered. So, sa ating pananaw, amen, batay sa salita ng Panginoon, amen, praise God, may kanya-kanya tayong pananagutan, amen. Mm-hmm. So, kung sinabi dito sa Biblia na husband, respect and honor your wife. Yeah. So, kailangan gawin mo yun. Amen. I-honor mo yung asawa, huwag mong sasaktan. Huwag mong sasaktan ang kanyang dandanin. Kasi commandment yun ng Panginoon. Commandment. Because husband, his head is Jesus Christ. Amen. Hindi ba? So, ang head ng babae ay ang kanyang husband. Mm-hmm. So, wife, submit your husband. Amen. Praise God. And husband? So, no. Wife, submit your... To your husband. To your husband. Amen. So, how about the husband, Sister Daisy? So, husband, love your wife. So how about if the husband is he do not fear the Lord? So pananagutan na niya sa Panginoon. Yeah. Kaya nga sabi ko nga na kanya-kanya tayo ng may pananagutan tayo sa tama. Panginoon. Amen. Gawin mo ang iyong ang sinasabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong asawa. Amen. Ikaw babae, magpasubmit ka sa iyong asawa. Gawin mo 'yan para sa Panginoon. That's at gayon true. Din ang mga anak, kung ikaw man ay may galit o meron kang sama ng loob sa iyong mga magulang, gampanan mo ang iyong tungkulin dahil sa sinasabi dito. Mm-hmm. Amen. Because na ang children obey your parents in the Lord. Amen. For this is right. Amen. Kahit pa masama ang iyong magulang. Amen. Kahit pa ang iyong mga magulang ay hindi naging mabuti at irresponsible sa iyo. Amen. Mm-hmm. So kailangan karapatan ito, pa rin natin na respetuhin. O alang-alang kay Kristo. Sa salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon. Dahil tayo rin, sila rin ang magdadala niyan, tayo rin ang magdadala. Kung hindi ka magpagsubmit sa iyong asawa, cargo mo yun, di ba? Sagutin mo yun sa Panginoon. Yeah, sagutin mo. At yung asawa, kapag hindi siya, hindi niya minahal ang kanyang asawang babae, sagutin niya yun. That's at gayon din ang mga anak. Amen. Amen. Sagutin niya sa Panginoon. So maganda Amen. Talaga kung both believers sapagkat alam niya ito na tungkulin sa atin. At tungkulin mo sa iyong asawa. Yes, pero kung hindi right. ka na-inform patungkol dito, ay come what may, Pastor. Mm-hmm. Praise God. So the marriage covenant between a man and woman is binding until death, mga kapatid. It's binding until death. Praise God, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord.
According to 1 Corinthians 7:39. So, tayo po mga kapatid, praise God, gaya ng sinabi kanina ni Sister Daisy, kasi ang pag-aasawa mga kapatid, hindi lahat pag-ibig. May problema, may crisis, mga kapatid. Marami pong mapagdadaanan. Parang ang ganda lang kung you are boyfriend and girlfriend pa, parang laging nasa langit mga kapatid. But once you are in one roof, mga kapatid, doon pa lamang po kayo magkakakilalanan. That's right. So that's why mayroon po tayong pinangakuhan sa altar, mga kapatid, till death do us part. Kahit ano pa ang mangyari, wala mang makain sa lamesa, wala mang pera, may sakit man ang iyong asawa, pinangakuhan po natin yun, mga kapatid, na hindi na po natin pwedeng iluwan, gaya ng sinabi. So sabi dito, divorce is not an option in God's family plan. Yes. Na kung mahirap na ang buhay, mga kapatid, or whatever the crisis in the family, divorce is not an option in God's plan para po ma-resolve ang problema sa pamilya, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito, "Why has God abandoned us?" You cry. Bakit mo kami pinabayaan, Panginoon? I tell you why. It is because the Lord has seen you treachery in divorcing your wives. Treachery means pagtataksil, who have been faithful to you through the years, the companion you promised to care for and keep. Kaya po nagagalit ang ating Panginoon. Kaya po inabandon po tayo ng ating Panginoon. You were united to your wife by the Lord. In God's wise plan, when you married, the two of you became one person in His sight. And what does He want? Godly children. So ito po ang kalooban ng Panginoon. Godly children from your union. Therefore, guard your passion. Keep faith in the wife of your youth. For the Lord, the God of Israel, says He hates divorce and cruel men. Hindi po namin ito sinasabi, mga kapatid. Sinasabi ito ng salita po ng ating Panginoon. Right. Therefore, control your passions. Let there be no divorcing in your of your wives. You have wearied the Lord with your words. Wearied Him? You ask in fake surprise, how have we wearied Him by saying that evil is good, that it is pleases the Lord? Or by saying that God won't punish us, kagaya nga ni Eva, mga kapatid, ang sabi ang mas lalo niyang pinili or sinunod ang sinabi, mga kapatid, ng serpent. So hindi ka mamamatay. Or kung hindi magiging marunong ka. Matalino ka, you will be able to know the good and evil. Praise God, which is true, but the Lord, mga kapatid, ay ipinagbabawal niya yun. So sabi dito, by saying that evil is good, that it pleases the Lord. Or by saying that God won't punish us, He doesn't care. Ganyan po kasi minsan, mga kapatid, ang nasa isip, wala yun sa Panginoon. Mayroon itong dahilan, mga kapatid. Praise God. Pero ito po ang sinasabi po ng ating Panginoon. God's word speaks strongly against divorce. Anything God hates is an abomination. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, na kinagagalitan ng Diyos, ito po ay karumal-dumal sa kanya pong harapan. If He hated divorce this much in the Old Testament, do you think He suddenly began to like it or show leniency toward it in the New Testament? So the Pharisee, Sister Daisy, keep on asking the Lord about this. Amen. Si Jesus Christ. So, bato-bato sa langit. Ang matamaan po'y bukol, mga kapatid ko. Amen. At mag-ayos po tayo ng buhay. Salita po ito ng Panginoon at hindi po. Ito po ay napakalino po ng binasa dito sa Malakay. Kapatid ko, sa Malakay 2:14-16. Amen. Na God hates divorce. Amen. Praise God. Ngayon ko lang na nabasa ito. Amen. Praise God. At kaya ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi niya yan gusto. Amen. So sabi nga dito, ang paraseyo, mga kapatid ko, tindirik niya si Jesus. Amen. With a questions about divorce. Amen. So He quoted the law of Moses as an argument that Jesus was disagreeing with their law. Yeah. Amen. This is what He told them. And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart, He wrote you this precept.
But from the beginning of the creation, God made them male and female. Amen. Praise God. So ang sabi po dito, amen, pinahintulot yan ni Moises. Bakit ka mo? Dahil sa katigasan ng inyong mga puso. Katigasan ng inyong mga ulo. Mm-hmm. Oh, gusto nyo ba na mabansagan kayo ng Panginoon? Napakatigas ng mga ulo ninyo. Mm-hmm. Diba? Sinabi ko na na ito ang pinaka ayaw ko. At sundin nyo yung salita ko. Pero ipinipilit po natin. Amen. Praise mm-hmm. God. Dahil lang saan? Dahil gusto mo lang na lumigaya sa sarili mo. Amen. Minsan kaya, din naman kasi Sister Daisy, may mga cases talaga na kinakailangan talaga ito na mangyari. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, whoever na put away his wife, kung ikaw ay mag-asawa muli or nagkaroon muli ng isang partner, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, Sandy, you committed adultery. Yes. Amen. Committed adultery. It's in the Word of God. Praise God. So, kaya nga mga kapatid ko, sabi po dito, ang pinagsama ng Diyos, mm-hmm. amen, ito po ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Praise God. Kaya nga, sabi po dito mga kapatid ko, amen, Jesus spoke out so strongly against divorce that the disciples asked more questions when they got him alone. Amen. Sabi po mm-hmm. dito, in the house his disciple asked him again of the same matter. Mm-hmm. And he said unto them, whosoever shall put away his wife mm-hmm. and marry another committed adultery against her. And if a woman shall put away her husband and be married to another, he committed adultery. Amen. Yeah. Praise God. So, ang nais po ng Panginoon, yung kalinisan po. Mm-hmm. So, tandaan po natin na yung dangal na daladala po natin ay hindi po dangal ng ating asawa. Praise God. Ito po ay dangal ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po, magkaroon po tayo ng maayos, amen, praise God, na pamilya. Amen. Praise God. So sabi naman na pwede namang gawin ito pero manatili ang bawat isa sa kanila, mm-hmm. Pastor, na single. Di po ba? Manatili na single. So conclusion, no matter the culture, ano man ang ating kultura, God's plan, ano man ang iyong race, ano man ang kultura sa lugar na ating kinaruroonan, mga kapatid, God's plan will not fail. Yes. Because it is built on the solid rock of God's word. That's sabi right. dito, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock. So, kung atin pong mga kapatid ibinil ang ating pamilya ng ayon po sa kalooban po ng ating Panginoon, ano man ang ating pagsubok, ano man ang problema, malayo man tayo sa ating mga asawa, mga kapatid at ating mga anak, ano man ang problema ang dumarating, mananatili pa rin mga kapatid na maging matatag po ang ating unang-una. Praise God. So, ito lamang po mga kapatid, nawa mga kapatid ay nakapag-iwan ito po ng aral o paalala sa atin lahat mga kapatid. So, muli tayo ay manalangin at tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon one more time. Amen. Praise God. So, yun po ang ating lesson ngayon mga kapatid ko. Amen. Manatili po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Amen. Sister Amen. Daisy. At manatili yung ating relasyon. So grateful tonight. Amen. That we were God. Able to... Na tayo po, amen, praise God. Yes. Sabi po ni Sister Malu na kung ang building po ay inilagay po doon o itinayo doon sa pinaka-rock, amen, so gayon po rin ang pundasyon ng amen. Ating pamilya, ito po ay matulad sa isang matibay na bato. Itatag po sa rock sa Panginoong Jesus amen, at sa Kanya pong plano. So mga kapatid, amen. Hallelujah. Praise God. Praise nawa the Lord. Ay nagustuhan ninyo mga kapatid ko at marami pa pong susunod mga kapatid ko na lesson about family. Mm-hmm. Amen. Amen. At maraming salamat po sa ating pakikinig. Amen. At bago po tayo matapos mga kapatid ko, amen, magkaroon po tayo ng isang maiksing panalangin. Praise God. Praise Hallelujah. The Lord. Hallelujah. Maraming blessed salamat be your po name, ng ilang Diyos.
We thank you sa iyong so pag-ibig, much, Panginoon, dahil pinagkaloob mo sa iyong mga for anak. Your mercy, oh God, maraming Jesus salamat, Panginoong Diyos, oh God, na patuloy po kayong pagpapatnubay, Lord God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Lord, salamat po sa blessing, Panginoon, ng pagkakaroon po namin, Panginoon, sa isang matatag, Lord God, na family, Lord God. Hallelujah, Lord, we are founded, Jesus. Lord Jesus God. Hallelujah. Sa matatag na bato, God. Panginoong Diyos, oh God. Hallelujah, maaring sa mga kapatiran ko, Panginoong Diyos, oh God, sure sila po yung nagsasuffer, Panginoong Diyos, oh God. Hallelujah. Broken family, Lord God. Hallelujah. Yes, God. Lord, unwanted children, Lord Jesus. Hallelujah. God, kausapin mo sila, Panginoong Diyos, na sa iyo, God, ay mayroong pong pag-asa, yes, Panginoon. Yes, dahil yes, kayo po ang nag-orchestrate, Panginoon, O God, ng tunay na magandang pamilya, yes, Panginoon, O God. Kayo po and ang tunay, Lord God, hallelujah, God, na nagbigay at nagplano, Lord God, sa God amin, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah, sa liwanag na ipinagkaloob mo sa aming mga buhay, Panginoon, at natagpuan ka namin, Lord God. Hallelujah, natagpuan namin ang tunay, Lord God, hallelujah, na pagkakaroon ng isang mabuti at magandang pamilya. Lord, patuloy mo po kami, Panginoon, O God, na patatagid, Panginoong Diyos, O God. Di namin alam, Panginoon, at pati, hallelujah, yes, Jesus, God, ang kinabukasan, Panginoong Diyos. Subalit, Lord, we know, Lord God, that you are going, Lord God. You hold our futures, Lord, yes, God, oh in God, your hand, yes, Lord, oh God. God. And we pray, Lord, pray Jesus, for our family, hallelujah. Lord, bless our children, family, Lord, Lord God, God, our children, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Have been away from us, Lord Jesus, Lord Jesus, oh God. You are the author, Lord God, and hallelujah, the finisher. Of Lord our God, faith, you guide Lord them, Jesus, you lead them. Guide is every one of us, Lord Jesus, God. That is bakuran mo, Panginoong Diyos, ang aming family, Panginoong Diyos, oh, oh yes, God. Jesus. Put your hands around yes, us, Jesus, Lord Jesus. God. At wag mong hayaan, Panginoong Diyos, oh God. Ito'y sisirain ang kaaway, Panginoong Diyos, oh God. Cover us, Lord God, with your blood, oh God. Hallelujah. Patatagin mo kami, Panginoong Diyos, oh God. May mga asawa, Lord, mayroong mga bagyo, Panginoon, oh God. Problema sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, oh God. Hallelujah. God, na magtitiwala, Panginoon, oh God, at tatakbo sa iyong mga pangako, Lord Jesus, sa iyong mga salita na kilang in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan, yes, Lord God. Thank you so much, Lord, we honor sa you, Panginoong Lord. Diyos, oh Lord. We thank glorify you. Your name, Lord God. Yes, bless every one of us, yes, Lord God. God. Hallelujah. Nawa ang lesson ito, Panginoon, ay magbigay po, Panginoon, ng kalinawan, Ama, sa aming mga kapatiran, Panginoon, at sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, magbigay ito, Panginoong Diyos, o ganasinag na liwanag, Panginoon, upang makilala nila, o Diyos, na kayo po ang author, Lord God, hallelujah, yes, ng mabuting pamilya, at alam mo po ang plano mo sa bawat isa, yes, o God. Salamat po ng marami na kilang Diyos. Yes, Lord, God, we thank you so and much, we bring oh back God all the glory. Hallelujah. And honor to you, God. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank amen you, Jesus. Praise so, hanggang God sa muli, mga kapatid. Ito si Sister Malu nagpapaalam sa inyo. Praise God. At ito po, Sister Daisy. Amen. Praise God. Mabuhay po tayo. Amen. At be faithful in the Lord always. Amen. God bless, God bless us, us all, mga kapatid. Celebrate your name.